bakit mas papaboran yung bakunado na may dala ng COVID virus dahil ipinakuna na yung virus sa kanila para ma-immune? O itong hindi pa nababakunahan? Eh, ang sa totoo lang, ang ating maralitang Pilipino, pinaparusahan na eh. May mga ordinansa na mayroong fine. O at mga establishment, parurusahan, may fine. Tapos kapipirma lamang itong isang ordinansa ng asais ng Enero, ano lang ngayon, wala pang 15 days, in-implement na nila. Samantalang nasusulat sa Article 2 ng New Civil Code, bago magkaroon ng effectivity ang isang batas, kailangan may 15 days publication niya, lalong may penalty involved na fine. Kaya nakikita natin dito, ano yung meron yung walang bakuna, ha? Na wala sa nabakunahan. Baliktad eh. Yung bakunado nga ang dapat mag-quarantine eh, dahil kasasaksak ng virus eh. Dapat may 14-day quarantine ang mga bakunado. Dahil isinaksak sa kanila yan, ang teorya para ma-immune. Oh. How, as a lawyer... So, kaya unahan na yung virus na atakihin ang katawan, isinasaksak na para ma-immune ka na. Hindi ka natatablan. Ganun ang sistema ng bakuna. Okay, attorney, pag-usapan po natin yung pagpapatupad nitong memorandum or nitong circular ng DOTR. Kasi mukhang sila-sila sa administrasyon, eh pati kayo, kasama naman kayo sa administration, eh naglalabo-labo na. Sinabi ni Presidente, remember, in a democracy, the government has the right to protect the greater number for the greater good. Pagkatapos, sabi ng DOTR, no box, no ride. And then, sabi naman ni Secretary Bello, teka, hindi kasama yung mga workers dyan. And then, lumalabas ngayon, yung iba naman sinasabi that the local government code allows local government to pass their own laws. And yung League of Provinces and municipalities, sinabi, they want to copy that model and bring it to the provinces. Sabi naman ng MMDA, teka, pang Metro Manila lang yan, hindi yan pang buong Pilipinas. What's your response to this confusion? Alam mo, kung susundin lang ang Constitution and the law, yung Republic Act 11525, yung an act establishing the Corona Disease 2019 Vaccination Program, na sinasabi dito na ang vaccine card ay hindi mandatory for purposes of transactions, for educational and other purposes. O, di ba? Eh na sa trabaho, sa eskwelahan, sa government transaction, wag gawing additional mandatory requirement. Kung susundin lang ito, lahat magkakaisa eh. Kaya nga ang batas, ang definition, norm of conduct, rule of law, na magkagovern para magkaroon ng peaceful operation ng isang sistema, isang sosyudad. Eh ngayon, kung may batas, Republic Act 11525, hindi naman susundin. Batas-batasan lang ba ito ng Kongreso? Eh, mismong Kongreso ang nagpirba dito eh. At ito'y naaprubahan ng eksekutibo. Kung ang susundin ay konstitusyon, yung rights to liberty ng tao wala namang sakit, kung positive, ikulong natin yan o i-quarantine yan. Eh, kung wala namang sakit, eh bakit mo hindi pa sasakayin? Ngayon, nagpapasalamat ako kay Secretary Bello at positive yung response niya. Ang mga worker, hindi dapat isali sa no-ride than no-box, no-ride policy. Pero ang concern ko, yung mga magtataho, magbabalot, walang ID yan. Mga informal workers, walang ID yan. Ano ipapakita ang ID niyan? Eh di sila yung hindi pwede sumakay ng bus. So dapat lahat talaga ng work, tao na, huwag niyong indiscriminate kasi walang valid distinction ang unvaccinated sa vaccinated. Anong distinction? Carrier yung unvaccinated, eh wala nga pang bakuna pa yan. Wala pa nga yan saksak na virus eh. Ang may saksak yung bakunado.